Ito makabago ng player. Ito malalaki. Oo. Ito sa nasa sa Tono. Forced into a blind pass. Ted Colby. Left up to go. Harrison. Sumagit si Harrison. Well, we cannot overemphasize the importance of the transition game of Ginebra. Ayan po, lamang na naman ang Ginebra San Miguel. They fell back by 2 at 16-14. Ngayon, lamang na naman ang Ginebra, 18-16. Down to the side, trying to force it against DJ Fad. Dino Oplihan siya ng dalawang malaki. Art de la Cruz with the offensive. Alan Fredick with another now. Producing by the Pito Harencio. Then nakita pa sa referee Benji Chua. So 5 years old whiskey, hanip lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle whiskey. First quarter pa lang po ng laban ng Ginebra San Miguel at San Miguel Beer at mainit po sa Ginebra San Miguel pero nasa San Miguel Beer ang bola nasa sa Itono lamang AJ Fal. Tinirahan ni Asaitono si Fal. Wala. Ito naman a ball to EJ Fyle. Ito yung strategy ni Coach Norman Black. He's, alam niya, Strothers can score in 40 or 50 points easily. Pero not if he really wants to. So ang gusto niya, magkaroon siya ng konting help from the locals from the scoring side. So just give them their confidence first. And it was Strothers in the long court against Fred Cofield. Alan Kate Strothers. Right in double team. Oh, tumasa pa. Ayun, sumusobra naman ang passing niya. Dapat attempt na niya yun. Medyo libre na siya yun eh, nakawala na siya eh. Pero, well, gusto nga niyang ipakita na willing siya na tubuhan ng papel na yun. Yun ang papel muna niya for maybe one or two. Papasok lang, pakilala sa mga tao, hindi pumasok ang tira. 18-16, still Ginebra San Miguel on top by 2 at 4 minutes and 10 seconds to go in the first quarter. Lamont Stellers nakatingin sa loob. Tinitignan si Nelson Asaitono. Asaitono labang kay EJ Fyle. Kanina pa po ina-atake ni Asaitono yung defensa ni Fyle. Illegal defense. Illegal defense. Itong Ginebra, itong San Miguel is trying to go one-on-one at the time instead of trying to move the ball around. Si Paolo Aquino po tinawagan ng violation ng illegal defense rule. San Miguel and the shot clock is reset to 24 seconds. Hoping it's strong, but tatawagan po ng foul, the Ginebra crowd hoping for a traveling call. Nalilog po ng foul, samantala may technical tatawagan sa referee Bartolome. Sinalilogsin din at tinawagan. Oh, mabigat-bigat dyan. So, may some technical free throw, may possession. Okay. Maalala natin yung controversy nangyari nung last game itong mga referees na try to take this game under control. So ayaw nila na ma-out of control to. Kaya dinidiscipline nila kagad ng mga players. So yun naman technical free throw na yun. Produced one point to cut the lead down to only one at 18-17. Meron pa po tayo 3 minutes and 52 seconds remaining in the first period. Yung turnovers natin, San Miguel with 5 and Ginebra San Miguel, surprisingly, with only 2. Oo, medyo pinitipid nila yan. Well, they've been making most of their shots. So, hey, ayun, na-doblehan, na-triplehan si Alan Kaitik doon at hindi na medyo nag-improve ng ball handling prowess itong si Manu Aquino. Lumalakas ang load niya. Pero hindi niya na open sinoli. So Art de la Cruz picks up his second personal foul in the game. Ang Ginebra po merong apat na team foul. Tatlo naman ang nasa San Miguel Beer. We have 3 minutes and 34 seconds remaining in the first period. Dito si Bal David ng Ginebra San Miguel at ang coaching staff po, Jaworski, Cesar at Salazar. Ginebra in the lead by 2 at 19-17, 3.5 minutes to go in the first quarter. So they're going to the same play again. The same foul is only the pinapost up here. Isolate on. It's a double team. Oh, the allegation of the one Strothers, fantastic talaga. Sabi niya, ako naman ngayon, kanina pa ako pasa ng pasa, kaya siya tumiretso ng tira. Kanina mo silang lalaway-laway dyan sa napaka-score ng ganyan. At tabla na naman tayo sa 19-9. Strothers with his first 2 points of the ball game. Fred Cofield has it against Art de la Cruz. Cofield goes for the jumper. Tumanog pero hindi pumasok masyado malakas. At
si Guidobo Bilonia, pinasahan ni Ed De La Cruz. Napansin natin Ed, itong San Miguel, they don't try to be aggressive on the passing. They just go half court. Okay, we have a timeout. As the daughter of Lamar, buti naman at nagkaroon siya ng pagkakataon na ikaw nga, papunta hindi po yung pabili niya, no? Yan ang mga bonus-bonus ng mga imports. Usually, if you go semi-finals or finals, you have the opportunity to bring in some of your family. At siguro naman, magsisilbing inspirasyon niya para kay Lamont Struggles. 22-19, 3-point lead para sa San Miguel Beer sa kasalukuyan. 2 minutes and 27 seconds remaining dito po sa aming first quarter. Fred Cofield inside the running Loxin. Pwede na pihit. Loxin, oh, naiba yung tira. Balo Aquino, hinabong ni Struthers. Nakuha naman ni Guidobo Bilonia ang rebound. Struthers, look away pass to Bong Alvarez. Alvarez, investing the dice, also in the ballgame for the first time para sa San Miguel Beer. Recovers it in the sideline and si Struthers na nag-indirecta po ng laro para sa San Miguel Beer. Again to Nelson. 2 seconds on the shot clock. Agawan, uy, lumabas na ko. Nakamalas naman ang Ginebra San Miguel. Patapos na yung shot clock ng... ayun, tinawag nila, 24-second violation. First time ko nakita yung San Miguel nag-fast break, pero yung kay Bong Alvarez, hindi nila na-complete. Ano? So they're a little sloppy on their fast break game. Nagkamali na mong pasa si Bong doon sa kanilang first try. Siguro medyo malamig pa ito si Bong at si Investing Denise. Silang dalawa yung nandun sa dulo nung fast break na yun. Pinasahan nila mong struggle si Bong Alvarez. Tumasa naman kay Investing Denise at nawala nila yung bola. Kaya medyo nagulo yung opensa nila. Samantala, nagdito sa mga Hinebra San Miguel sa kabila. Narami sila mga struggles. Head and shoulder pick. At naka-reverse. Ayun. Hindi niya, para doon sa shot sa anak ko kanina sa sa widescreen eh. Ito naman, para matuwa naman yung anak ko. Ika niya. Kaya walang kabay ito si Coach Norman Black. Eh, pinapasa-pasa niya lang muna ito si Struthers. And when he makes his move, it's really hard to defend against. Siguro that's his way also of facing him. Eh, oh, para hindi naman gaanong gas-gas itong si Struthers pagdating sa dulo. Na kung saan nagkakaproblema sa Miguel Beer. Tama. Ito po yung shot ni Lamont Struthers. Pinapunin niyo. Ganda. Okay. Ayan, oh. Ayan, reverse pa. Samantala, naghihiyaman po ang mga fans ng Ginebra sa pagpasok ni Vince Heason. Ito, nagtapatan si Vince Heason tsaka si Bong Alvarez. No? Kahit magpalitan ng mukha yan, okay lang. Ito naman, si Bong Alvarez. Uy, medyo pinahirap niya yung tira. At hindi po pumasok. Lamang ng lima ang San Miguel Beer. At Dog Polistico. Ayun. Hindi na pababa si Nolly Loxin. Ang ganda ng sidestep move ni Nolly Loxin na yun. Ano? Iwan talaga yung kanyang defender. Tingnan natin yung sidestep niya. Ayun, no? Ganda. Sabi ni Dog, teka-teka, saan ka pupunta? Bali, in-split niya yung defensa eh. Sa gitna siya dumaan. Na-match po ng San Miguel Beer ang pinakamalaking kalamangan ng Ginebra San Miguel and it stays that way. Pareho na po nakalaman ng 5 puntos sa dalawang kupunan ito. Sa kasalukuyan, it is San Miguel on top by 5 at 24-19 with 45.3 seconds remaining dito po sa ating first quarter. Dito sa Ginebra, hindi na lang pinapalitan dito ang kanilang tatlong malalaki, EJ Fyle, Marlo Aquino, and Nolly Loxin. Itong yung import nila. Oo. At itong guard position nila, nagkaroon na sila ng rotation. Ito na naman sila mga Struthers, matulis na nakapasok sa loob. At yung mga humabol pa. Natin, si EJ Fyle ang tatawagin nun. Yun, siya tumulong doon sa bali siya yung last line of defense. Ito, nilisutan niya si Cofield. Si Marlo, ayun na si J. Pyle, tumabol. Ito, naging 6 points na ang lead ng San Miguel. Maaaring maging 7 dahil kung titignan natin yung regla kanina, pinag-uusapan natin. Kung di kita ng laro, delikado San Miguel. Ano? But if they can lead by 5, 6, 8 points, then nakita natin, mas malaking lamang nila, mas mabuti. Dahil itong Ginebra, pag nag-di kita, maaaring same trend ulit. Mangyari, same na parehong regla. 27-20, a 7-point lead by San Miguel Beer at Joseph Ben Cofield, obviously on a fishing expedition.
Bukod sa mga best, may kumbaga.